Habang kaharap si Sonia ay tahimik na napapaisip si Ricky, maagang nagtungo sa paaralan ng dalawa upang pag-usapan ang tungkol sa lihim nilang relasyon. Mabuti na lang at maaga kang pumunta rito. Hinihintay talaga kita, mahal. Malambing na bigkas ni Sonia. Sa tuwing napakikinggan ko talaga yung boses mo eh, para akong hinihele. Marahang humakbang si Ricky palapit sa nobyang guro at saka hinaplos nito ang mukha ng dalaga. Yumakap naman si Sonia sa kanyang nobyo. Ano ka ba? Hindi naman importante yon. Ang mahalaga, nagmamahalan tayo. Kaya rin talaga kita minahal ng sobre. Pasimple silang naghalikan habang hindi pa dumarating ang iba pang estudyante. Bulag na talaga si Ricky mula pagkasilang pa lang. Ito ay dahil sa sumpa na sumalin sa kanyang pamilya na hindi maputol-putol. Ang ninuno kasi nila na si Alfreda Luciano ay nakipagkasundo noon sa Bantay Kagubatan na isa rin sa mga tanyag na kabundukan sa Calabarzon. Ang sumpa ng pagkabulag ang naging kapalit ng karangyaan at kakayahang makapanggamot ng kanilang pamilya. Bakit mo nga pala gustong magkita tayo na maaga rito? Pagkuway tanong ni Sonia matapos tumanggal ang mga labi sa nobyo. Sonia? Ricky? Pakasalan mo na ako. Saglit silang natahimik hanggang sa binasag ni Sonia ang katahimikang namagitan sa kanila. Tama ba ang natinig ko? Tanong ng dalaga na tila hindi makapaniwala. Tumangulang ang estudyanteng binata bago muling nagsalita. Malinaw na malinaw, Sonia. Pakasalan mo ko. Matatapos na ako sa pag-aaral, mahal ko. Kaya hindi na natin kailangan pang magtago. Sigurado ka ba sa akin, mahal ko? Marahang pinagapang ni Ricky ang mga kamay papunta sa pisngi ng kanyang nobya. Kinapakapan nito at saka nagsalita. Siguradong sigurado ko. Simula ngayon ay ituturing na kitang asawa ko. Hindi man nakikita sa ekspresyon ng bulag na mga mata ay ramdam naman sa puso at kilos ng binata ang sobrang galak dahil sa pagtatapat niyang yon. Hinawakan ni Sonia ang mga kamay ng binata na nakatanday sa magkabila niyang pisngi. Ang saya ng araw na to. Gusto kong isigaw sa buong mundo kung gaano ko kasaya, Ricky. Mahal ko. Pagkasabi niyang yon, ay tila isang kuryente ang namagitan sa kanilang dalawa. Isang daloy ng pag-ibig na nagbigay ng kakaibang kulay sa buong paligid. Nagtapat ang kanilang mga mukha at kahit hindi nakikita ng binata ang mukha ng nobya, ay alam niyang nakatingin ito sa kanya. Mahal na mahal kita, Sonia. Salamat dahil tinanggap mo kahit ano pa ako. Nang oras na yon, ay muli nilang hinagka ng isa't isa at sinumantala ang sandaling wala pa ang mga tao. Makalipas ang ilang saglit, ay bumalik sa normal ang lahat. Si Ricky bilang isang estudyante at si Sonia naman bilang isang guro. Maganang nag-aral ang binata hanggang matapos ang klase dahil sa magandang araw na dulot ng panibagong yugto ng kanilang lihim na pagmamahalan ni Sonia. Nang pauwi na, ay sumalubong si Lester na siyang kababata, tagapagbantay, alalay at tsuper ni Ricky. Maraming salamat, Miss Makanlalay! Yumukod ng bahagya si Lester sa dalagang guro at pagkatapos ay saka nila kinuha ang bag ng kanyang amo at kababata. Halika na, Ricky! Salamat, Lester. Iniangat niya ang kanang kamay at otomatiko namang inibot ni Lester ang antigong tungkod. Naglakad ng marahan si Ricky papasok ng magara at makalumang sasakyan. Nang nasa loob na siya, ay isinara rin kaagad ni Lester ang pinto ng kotse. Bago sumakay si Lester sa sasakyan para magmaneho, ay pasimple siyang ngumiti at sumenyas kay Sonia. Aalis na kami, mahal! Pagkadakay pabulong niyang sabi, bumawi rin ang ngiti si Sonia sa tsuper ng kanyang kasintahan. Pagkatapos ay lumingin ito sa palibot at nang mapansing walang taong nakatingin, ay pahapyaw niyang nagpalipad ng halik kay Lester na ikinatuwa naman ng lalaki. Pag-uwi sa mansyon, ay kaagad nagtungo si Ricky sa kanyang kwarto kasama si Lester.
Maligayang nagbahagi ang estudyante sa kanyang kababata tungkol sa mga naganap sa paaralan. Isa kasi ito sa nakakaalam ng lihim na relasyon na meron sila ng gurong si Sonya. Alam mo ba, Les? Nasabi ko na rin sa wakas kay Sonya. Anong sabi? Kunwari ay walang ideya ang binatang tsuper sa mga nangyayari, subalit ang totoo ay kanina pa nasabi na sa kanya ni Sonya ang lahat-lahat dahil sila talaga ang totoong magkarelasyon at ginagamit lang ang binatang bulag para sa mga makasarili nilang nais. Kahit gaputi lang ang kulay ng mga mata ni Ricky, ay kitang-kita rito ang pagkinang ng mga ito dahil sa ligayang nararamdaman niya ng mga oras na yon. Ano ka ba? Sinabi ko na kay Sonya na matapos kong umakyat sa entablado at makapagtapos ng pag-aaral sa taong to eh, magpapakasal na rin kami kaagad. Masaya niyang bigkas. Ang saya-saya ko talaga ngayon, Lester. Sumibangot si Lester sa harap ng kanyang kababata at amo, pero pakunwari siyang natutuwa sa mga nangyayari. Mabuti naman kung ganun. Dapat siguro niyan, magsaya tayo ngayong araw. Wala ka naman ng ibang lakad, hindi ba? Ay, oo, tama. Sige. Pakisabihan na rin si Aling Terya para makapagluto siya ng makakain natin. Tapos, magpapakabusog tayo sa pagkain at magsasaya. Ano ka ba, tol? Umikot sa likuran ni Ricky ang binatang tsuper at pagkatapos ay bagya nitong minasahe ang balikat ng kaibigan. Bakit hindi mo subukan mag-inom ng alak? Mas masaya ang ganun. Napakamot ulo naman si Ricky sa kasaglit na inalis ang mga kamay ng kaibigan sa kanyang balikat. Ikaw talaga, alam mo naman na pinagbabawalan ako mag-inom ng alak. Hindi naman natin ipapaalam eh, paminsan-minsan lang. Kailangan mo rin yon para mas maramdaman mo ang kasiyahan, siyempre. Sa huli ay wala ding nagawa si Ricky kundi sang-ayunan na lang din ang nais ng kanyang kababata. Nang mapapayag na, ay kaagad sinabihan ni Lester ang kanyang ina na si Aling Terya na maghanda ng marami dahil merong munting selebrasyon sa araw na yon sa mansyon. Pagbalik ng binatang tsuper sa silid ni Ricky, ay naabutan niya itong nakatayo sa tapat ng malaking bintana na parang tumatanaw sa magagandang tanawin sa labas kahit pa hindi naman talaga ito nakikita. Lapit-lapit ka nang bumagsak. Ana sa isip ni Lester bago ito lapitan at ipaalam lang na nakahanda na ang lahat sa kusina para sa munting salo-salo nila mamaya. Paalis na sana si Lester para makapagpahinga na sana saglit ang kanyang amo, kaya lang ay biglang nagsalita pa si Ricky. Lester, alam mo ang naiisip ko ngayon? Ano yon? Wala sa sarili ring tugon-tanong ng binatang tsuper. Gusto ko na kapag naikasal na kami ni Sonya, pupunta na kami sa ibang bansa. Doon na kami maninirahan at bubuo ng pamilya. Napaismid si Lester nang marinig yon pagkatapos ay sarkastiko siyang napangiti ng tahimik. Bubuo ng pamilya. Nasisiraan ka na. Puno ng inggit na sigaw ng isipan niya. Gusto mo bang isama ka namin sa ibang bansa, Lester? Ha? Nagulat din ang binatang tsuper sa sinabing yon ng kanyang amo. Nako, bakit naman pati ako isasama niyo pa? Parang sobra naman yata yun. Ano bang gusto mo para sa sarili mo? Ginamit na pangkapa ni Ricky ang tungkod na hawak para makalapit ng kaunti sa kausap. Tol, kaibigan, kapatid, kababata, Lester, gusto ko lang makahanap ka ng tamang babae para sa'yo. Kapag tinatanong kasi kita kung meron ka ng nobya o nagugustuhan, lagi mo namang sinasabing wala kang magugustuhan sa mga taga rito sa atin. Naisip ko lang, baka nasa ibang bansa ang gusto mo. Tama ba ako? Hindi alam ni Lester kung matatawa ba siya o maiinis sa mga sinasabi ni Ricky. Baka umiyak ka ng dugo kapag naalaman mo na si Sonya ang nobya ko. Natatawang sabi niya sa isipan. Masarap ang merong minamahal, Lester. Bilang kababata at kaibigan mo na rin, gusto kong maranasan mo rin yun. Napakasarap sa pakiramdam. Napangiti na naman ng sarkastiko ang binatang tsuper.
Magpakasaya ka na hanggang gusto mo. Akin pa rin naman ang huling halakak eh. Sa isip-isip pa niya bago tumugon sa kausap. Eh, bahala ka na. Siguro okay pa naman ako sa ngayon eh. Ang mahalaga naman sa akin eh, ayos si nanay at ikaw siyempre. Kung saan ka magiging masaya, mas mapapanatag ako, tol. Huwag mo ako masyadong alalahanin. Alam mo namang, sanay na ako sa mga ganitong bagay eh. Pumiki siya ng tawa para lang iparinig sa kausap niyang nasisiyan talaga siya kahit na ang totoo ay hindi naman. Magtutuloy usapan pa sana ang dalawa kaya lang ay pumasok na sa silid si Aling Terya. At saglit nitong tinawag si Ricky at binulungan. Wala namang ideya si Lester sa kung ano ang ibinulong ng kanyang ina sa kanyang amo. Sige Lester, magpahinga ka muna sa kwarto mo. Si Aling Terya na ang bahala sa akin. Kapag may ganoong sitwasyon ay alam na ni Lester ang ibig sabihin nun na mayroong lihim na transaksyon o ginagawa si na Aling Terya at Ricky na tanging sila lang ang nakakaalam. Sa katunayan ay matagal nang gustong malaman ni Lester kung tungkol saan nga ba lagi ang ibinubulong ng kanyang ina sa kanyang kababata. Subalit tikom bibig ang ginang na magbahagi ng kahit anong impormasyon. Kaagad nagtungo si na Aling Terry at Ricky sa lihim na silid ng mansyon at doon ay naabutan nga nila ang isang Ginoo na umiiyak kasama ang asawa nitong may hawak-hawak na sanggol na halos maging kulay lila na. Buhay pa ba ang sanggol? Pagralgal na bungad tanong ni Aling Terya sa mag-asawa na tumangutango lang habang walang humpay sa pag-iyak. Parang awa niyo no. Parang awa niyo na po. Kahit anong iutos at ipagawa niyo sa amin, gagawin namin mag-asawa. Pagalingin niyo lang po ang anak namin. Pakiusap ng Ginoo na nanikluhod na kaagad sa harapan ni Ricky. Inilalayan ni Aling Terry ang binata na makalapit at mahawakan ng sanggol. Kinapa niya itong maigi at marahang hinimasimas mula ulo hanggang paa. Nanatili namang nangangamba ang mag-asawa para sa kanilang sanggol na noong mga oras na yon ay tila hinang hinana at anumang oras ay maaari ng mamatay. Magiging okay na din siya. Pagkalaoy malumanay na bikas ni Ricky matapos ang taimtim na pagsusuri. Mabuti na lang at nadala niyo sa akin dahil kung hindi po eh, anumang oras mula ngayon, mamamatay na ang bata. Lalong humagulgol ng iyak ang mag-asawang Simone at Liza. Hindi ako nangangako pero huwag po kayong mag-alala. Gagamutin ko siya sa paraang alam ko. Sa kanya tinawag ang kasama niyang ginang. Aling Terya, maaari niyo na bang dali ng bata sa altar? Kayo naman mag-asawa, eh dyan lang po kayo sa inyong pwesto at maghintay lang. Gamit ang tungkod ay naglalakad na si Ricky papunta sa dulong bahagi ng lihim na silid kung nasaan ang altar. Nauna na rin si Aling Terya sa bahaging yon dahil ilalagay niya ang sanggol na kulay lila na ang balat. Kaagad isinagawa ni Ricky ang kakaibang ritual. Pagkalapag ni Aling Terya ng sanggol sa isang sementadong altar na napupuno ng lumot ay nagbuklat ng isang aklat ang binatang bulag. Kinapakapa niya ang libro upang mabasa ang mga nakalimbag roon. Pagkalaon ay saka siya nagsabi ng mga kakaibang salita habang ang isang kamay ay nakalapat sa noo ng sanggol. Binigkas niya ang salita ng paulit-ulit hanggang sa kusang mamatay ang mga kandilang nakasindi sa palibot ng altar. Saglit siyang nanahimik at nagpunas pawis. Pagkatapos ay saka siya muling nagsalita. O bantay kabundukan na siyang matagal nang nakikipagkasundo sa aming angkan. Dinggin mo ang aking dalangin sa oras na to. Aking inilalapit ang buhay ng kaawa-awang sanggol. Laman sa laman, dugo sa dugo, muli ang aking hiling ay pagbigyan at bigyang katuparan. Matapos magsalita ni Ricky ay inalis naman ni Aling Terya ang takip ng kawa na nasa kanang bahagi ng altar. Doon ay tumambad sa paningin ng ginang ang isang klase ng mga ugat. Ang ugat na yon ay mula pa sa bundok kung saan nananahan ang bantay kabundukan na pinaglilingkuran ng pamilya ng binatang bulag. Paliyabin mo na po, Aling Terya. Pinaliyab nga ng ginang ang ilalim ng kawa upang muling uminit ang mga ugat na naroon.
hanggang sa maya-maya pa nga ay nagkumpas na si Ricky habang patuloy sa pagbigkas na mga salitang siya lamang ang nakakaunawa na pasulput-sulput na salita na nauunawaan ng mga naroon. Inaanyayahan kitang muli sa lugar na ito, Bantay Kabundukan! Inaanyayahan kitang muli sa lugar na ito, Bantay Kabundukan! Inaanyayahan kitang muli sa lugar na ito, Bantay Kabundukan! Ilang saglit pa nga matapos ang ikatlong pag-imbita ni Ricky ay tila nalukob ang buong silid ng kung anong malakas na puwersa. Naramdaman ito ng lahat ng naroon na parabang mayroong malamig at malakas na presensyang pumapalibot sa kanilang kalagitnaan. Narito na ang presensya na Bantay Kabundukan. Salamat sa pagdinig sa aming panawagan. Tunay ngang ikaw ay dapat pag-alayan. Wika ng bulag na binata na sinundan niyang muli ng salitang siya lang ang nakakaunawa. Nang matapos ang ritual, ay sabay-sabay na namatay ang mga kandilang itim na nasa palibot ng buong silid. Kaya naman, isa-isa ulit itong sinindihan ni Aling Terya at pagkatapos ay iniabot sa kanyang amo ang mainit-init na katas mula sa pinakuluang ugat. Pagkakuha sa mainit-init pang ugat, ay ipinahid ni Ricky ang mga ito sa katawan ng sanggol at ang natira ay ipinainom niya. Naghintay sila ng ilang pang minuto hanggang sa ambalat ng sanggol ay unti-unti nang bumalik sa normal. Nang mawala na ang pagkakulay lila ng sanggol, ay muling nagbitaw ng panalangin ang binatang bulag. Bantay Kabundukan, narito ang bagong binhi, ang panibagong laman na sa'yo'y aming handog. Hiningan mo't bigyang buhay muli upang sa'yo'y magbalik samba ang iyong mga pinagpala. Makailang ulit itong binigkas ng binata hanggang sa tuluyang kumilos at gumawa ang sanggol. Nang makitang ayos na ulit ang bata, ay tumigil na sa panalangin si Ricky. Nagbigkas na lang siya ng mga salitang pasasalamat, subalit sa wikang siya lang din ang nakakaintindi. Laking gulat naman ng mag-asawa matapos muling makitang buhay ang kaisa-isa nilang anak. Kaya na mga oras na yon ay sobra-sobra ang kanilang pasasalamat dahil sa ginawang milagro ni Ricky. Maraming salamat po. Hindi namin alam kung paano namin kayo mababayaran sa ginawa niyong pagliligtas sa aming anak. Naiiyak na sabi ng Ginoo habang ang kanyang asawa ay hindi na makapagsalita dahil sa matinding pag-iyak dala ng kasiyahan na muling mayakap at makitang buhay ang sanggol. Sabihin niyo lang po kung anong kapalit gagawin namin. Wala po. Wala po akong hinihiling kapalit. Mas mabuti siguro kung ipasuri niyo na po ulit sa doktor ang inyong anak para mas makasiguro kayong ligtas na siya. Matapos itong sabihin ni Ricky, ay pinayuan niya rin ang mag-asawa na huwag nang ipamalita pa ang nangyari, maliban na lamang talaga kung kinakailangan na talaga. Pagkatapos ng panggagamot, ay tila naging normal na bulag ang binata. Nung araw ding yon ay nakaisa na nga ang lahat ng nasa mansyon sa simpleng kasiyahan at salo-salo na ipinahanda ni Ricky. Maraming araw ang nagdaan. Kumpara noon, ngayon ay mas naging dalasan na ang pagkikita ni Ricky at Sonia. Madalas pagkatapos ng eskwela ay nakikita sila sa isang hardin kasama si Lester na siyang nagbabantay sa kanila. Sinabi ng binatang bulag ang plano niyang manirahan na sila ni Sonia sa ibang bansa na kunwari ikinatuwa ng dalagang guro. Gustong-gusto ko ang mga sinasabi mo, Ricky. Nakakasabik naman na makapagtapos ka na at maikasal na tayo para makapunta na tayong dalawa sa ibang bansa at doon na bumuo ng sarili nating pamilya. Yumakap ang dalaga kay Ricky. Ngunit ang mukha'y nakangiwi na tila punong-puno ng pandidiri. Hindi mangyayari yon dahil kahit kailan hindi ako sasama sa iyo. Pagkuway sigaw ng kanyang isipan habang nakikipaglukuhan sa binatang bulag. Napapailing naman si Lester at napapangiti habang minamasdan ang totoo niyang kasintahan na natutuwa sa ginagawa nitong pangluloko kay Ricky. Kawawang bulag. Bulong na lang ni Lester habang nakatingin sa kanila. Maya-maya pa, matapos ang ilan pang pag-uusap ay inihanda na ni Sonia ang mga pagkaing bitbit nila. Kakain na tayo, mahal.
Pakunwari na namang natutuwa ang dalagang guro, pero ang totoo talaga ay asiwang-asiwa na siya sa mga nangyayari, lalo na't kaharap at kasama pa niya si Lester, ang totoo niyang nobyo at mahal. Salamat, mahal. Kumapa ka pa sa banig si Ricky, pero tinulungan na rin siya ng tinuturing niyang nobya. Sinubuan pa siya ng dalagang guro at pagkuhay tumingin kay Lester at kumindat. Maraming salamat talaga sa iyo, mahal. Saka siya bumaling kay Lester. Sabi ko sa iyo, Les, maganap ka na rin na magiging nobya mo. Masaya niyang sabi, pero lingid sa kanya ay pinaglalaroan lang siya ng dalawang itinuturing niyang mga tunay na nagmamahal sa kanya. Pagsapit ng hapon, bago umuwi ng bahay ay hinatid muna nila si Sonia sa tinutuluyan nitong bahay. Bago lumabas ng sasakyan ay nagpalitan ng halikang dalawa nang hindi namamalayan ni Ricky dahil nga sila ay hindi nakikita. Mag-iingat kayo, mahal. Wika ni Sonia pagbaba ng sasakyan, pero ang totoong tinutukoy niya ay si Lester, hindi si Ricky. Ikaw rin, mahal. Aalis na kami. Kumaway sa hangin si Ricky, pero wala pa rin siyang kamalay-malay na naiiputan na siya sa ulo at napaglalaruan ng dalawa. Pag-uwi nila ng bahay ay napansin ni Ricky na parang ang saya-saya ni Lester ng araw na yon. Kaya bago sila lumabas ng sasakyan ay tinanong niya kagad ang nakababatang tsuper. Ang saya mo yata ngayong araw na to, Les. Oo, tama ka. Masaya nga ako ngayong araw. Sobrang saya. Tila pasarkastikong tugo ni Lester. Bihira akong maramdaman sa iyo yun, ha. Teka, bakit ka nga ba masaya ngayon? Dahil sa inspirasyon, tol. Ayos. Eh, sino naman ang inspirasyon mo na yan? Si Sonia! Hindi na natapos ni Lester ang sinasabi dahil pinigil niya ang sarili. Kaya lang ay ang lakas ng boses niya ay narinig na rin ni Ricky bago pa niya matakpan ang kanyang bibig. Ang ibig kong sabihin, kayo ni Sonia. Si Sonia at saka ikaw. Halos makurot niya ang sariling dibdib sa sobrang pagpipigil sa sarili. Natutuwa talaga ako sa inyo, sa klase ng relasyon na meron kayo. Nai-inspire ako. Di ba nga, sabi mo nga sa akin noon na sana makahanap din ako ng mamahalin. Eto na nga, nauna kong mahanap ang inspirasyon sa inyong dalawa. Saka siya tumawa ng pilit. Nakakatuwa namang marinig yan mula sa'yo. Nakakataba ng puso na kami ni Sonia ang naging inspirasyon mo para maghanap pa ng babaeng mamahalin. Huwag ka mag-ilala. Susuportahan kita. Ay, salamat. Maraming salamat. Nakahinga ng maluwag si Lester dahil kahit papaano ay nakalusot siya ng mga oras na yon. Pero simula pa lang pala ng araw na yon. Maraming pagkakataon kasi na dahil mas nagiging agresibo si Sonia sa tuwing magkakasama silang tatlo, kaya madalas na parabang mahuhuli na sila ni Ricky, pero nalulustan pa rin ni Lester. Ilang buwan pa nga ang lumipas ay nakapagtapos na nga si Ricky sa pag-aaral, at kasunod ng selebrasyong yon ay pagbubunyag ng relasyon nila ni Sonia. Nahayag sa buong mansyon at iba pang nakakakilala sa kanila na ang dalagang gurunga at ang mayamang binata ay magkasintahan. Dahil sa natupad na ni Ricky ang nais ng mga yumaon niyang magulang, ay nagdesisyon na nga rin siyang pakasalan si Sonia sa lalong madaling panahon. Nangyari nga ang pag-iisang dibdib nila, kaya ngayon ay opisyal na silang mag-asawa, at si Sonia bilang may bahay ni Ricky ay mayroon na rin karapatan sa mga ari-arian ng lalaki. Dumaan pa ang ilang buwan ay sinabi na nga ni Ricky sa kanyang asawa na nais na niyang lumipat sila sa ibang bansa para doon bumuo ng bagong pamilya. Dahil ayaw ni Sonia na mangyari yon, kaya gumawa siya ng palusot para mapigil ang binabalak ng asawa niya. Akala ko ba pinag-usapan na natin to, mahal? Tila nanlulumong bigkas ni Ricky. Gusto mang sabihin ng lalaking bulag na kaya niya nais magtungo sa ibang bansa ay upang maiwasan na niya ang panggagamot na ang kapalit naman ay ang sumpa sa kanilang pamilya. Alam ko, mahal, napag-usapan na natin to. Umisip na nang may dadaylan si Sonia. Gusto kong makapagpaalam tayo ng maayos sa lahat. Palampasin muna natin ang kaarawan mo.
Magkaroon tayo ng huling selebrasyon tapos doon tayo magpaalam sa lahat. Nalungkot si Ricky sa mga sinabi ng kanyang asawa dahil naramdaman niyang ayaw lang talaga nitong mga ibang bansa sila dahil para bang may ayaw iwan ang kanyang asawa sa lugar na ito. Pero magkagayon man ay napaisip din siya sa mga sinabi nito. Ano sa palagay mo? Tanong pa ni Sonia habang nakayakap sa asawang bulag. Pero kung ayaw mo, sige, ayos lang. Susundin ko ang gusto mo. Aalis tayo at mangigibang bansa sa lalong madaling panahon. Sige, pumapayag na ako, mahal. Mabilis na sambit ni Ricky. Pagkatapos ng kaarawan ko, aalis ka agad tayo ng Pilipinas. Nakakalinawan tayo sa bagay na yon, ha? Napasang-ayon na lang din kaagad si Sonia para matapos na ang kanilang usapan. Kahit ang totoo ay ayaw niya talagang sumama kay Ricky. Nang gabi ring yon, nang nahihimbing na sa pagtulog si Ricky, ay kaagad kinumpronta ni Sonia si Lester na naghihintay lang sa hudyat. Kailangan may gawin tayo bago pa kami makaalis papunta sa ibang bansa. Aligagang sabi ni Sonia habang nananabik na napayakap sa totoo niyang minamahal. Ayaw kong maging habang buhay na tagapagsilbi ng isang bulag. Wika pa niya. Tulungan mo ako, mahal. Sa kanya hinagkan sa labi si Lester. Nang maging kalmado na, ay ikinwento ni Sonia ang mga napag-usapan nila ng kanyang asawa at doon na nga nabuo ang maitim nilang balak ni Lester laban sa lalaking bulag. Tutulungan kita. Gagawin ko ang lahat para sa'yo dahil mahal na mahal kita, Sonia. Sumikat ang maraming araw at lumipas ang maraming gabi. Katulad ng nakasanayan, marami pa rin pinagagaling ng lihim si Ricky gamit ang kakayahan niyang may kaakibat na sumpa. At sa wakas, dumating na nga ang pinakahihintay ng lahat, ang kaarawan ng lalaking bulag. Ito rin ang araw kung saan sasabihin niya ang paglipat nilang mag-asawa sa ibang bansa. Subalit, lingid sa kanyang kaalaman ay mayroong ibang plano ang tadhana. Nang hapong yon, ay inimbitahan ng mag-asawa ang iilang taong malalapit sa kanila. Maraming salamat sa mga kakaunti naming kakilala at sa lahat na mga kasama ko dito sa mansyon. Paunang bati ni Ricky. Siguro ay may ideya na kayo kung bakit kami nagkaroon ng kaunting pagsasalo-salo ngayong araw na to. Bukod sa kaarawan ko kasi ay meron kaming naisabihin ng aking asawa sa inyong lahat. Naagaw ang atensyon ng mga nandoon nang magsalita na nga si Ricky. Pero siyempre, bago yon, ay gusto po muna sana namin na maging masaya tayong lahat sa araw na ito dahil ito po ay araw na kapanganakan ng mahal kong asawa. Sigunda ni Sonia na pakunwaring kumapit sa bisig ng lalaking bulag. Naasiwa naman si Lester habang nakangiting minamasdan ang mga tagpo. Ha, magpakasaya na! Bulong ng lalaking tsuper habang tinatanaw sila. Magpakasaya po tayong lahat ngayong araw! Pagkasabing yun ni Ricky ay sabay-sabay nagpalakpakan ng mga taong naroroon. Naging masaya at maayos na nga ang kasiyahan ng araw na yon. Nakapagpaalam ng maayos si Ricky sa mga kakilala at sa mga taga-mansyon. At nasabi nga niya na si Aling Teria at si Lester na nga ang mga ngalaga sa lugar na yon kapag lumipat na sila ni Sonia sa ibang bansa. Bago matapos ang kasiyahan ay naanyayahan ang lalaking bulag para makaisa sa pagtagay ng tagumpay at pamamaalam. Pinangunahan ito ni Sonia at Lester at sinundan din ng mga taong naroroon. Ito na ang araw na pinakihihintay natin. Tumingin si Lester sa mga mata ni Sonia na tila ba nag-uusap sila sa isipan. Ngumiti naman ang babae bago itaas ang mamahaling alak na nakalagay sa kupita. Paalam, mahal kong Ricky. Bago harapin ang kanyang asawa at ang mga taong naroroon. Lagi ng mga pamamaalam at ng bagong simula namin sa ibang bansa. Nag-angat ang mga tao ng kupita na hawak nila at sabay-sabay na nakiisa sa tagpong yon. Magkakasunod na tumunog ang mga nagtatamang kupita. Sabay-sabay silang nagsabi ng cheers. Isang makahulugang tugtugin ang namayani sa lugar na yon ng mga sandaling yon. Hanggang sa nangyari na nga ang hindi inaasahan. Ilang oras ang lumipas. Hindi makapaniwala ang lahat ng nasa mansyon dahil sa balitang kanilang nalaman.
Inakala ng lahat na namatay si Ricky ng gabing kaarawan nito dahil sa atake sa puso, subalit hindi ito ang totoong nangyari. Hinding-hindi ko kayo mapapatawad! Hinding-hindi ko kayo mapapatawad! Sigaw ni Ricky matapos malaman ang lahat ng panluloko sa kanya ng mga taong itinuturing niyang mahal sa buhay. Pagsisisihan niyo na ginawa niyong bagay na ito sa akin. Maniwala kayo sa akin. Darating ang araw na sisingiling kayo dahil sa mga panluloko niyo! Namalagi si Ricky sa isang kabundukan sa Calabarzon kung saan ay madalang naakyatin ng mga turista dahil sa panganib na hatid ng kabundukan. Sa tuwing may mga napapadpad doong mga namumundok ay ginagawa niya ng masama. Labis na nawala ang tiwala ni Ricky na sa puntong sa kahit na makaramdam lamang siya ng tao sa paligid, kahit walang ginagawa sa kanya ay paglalaruan niya ang mga yon. Hindi kayo dapat pakitaan ng kahit na anong kabutihan dahil sa huli, lalabas at lalabas din ang totoo niyong kulay. Kulay na kung saan mapagsamantala sa kapwa. Hindi kayo dapat tulungan. Ito ang madalas niyang bukang bibig sa tuwing may mga taong naliligaw at nagmamakaawa sa kanya. Katulad ko, dito na kayo mamamatay. Dahil sa mga pangyayaring yon ay napangilagan ng sinasabing bundok. Halos lahat kasi ng naliligaw sa dakong yon ay umuuwing sugatan o kung minsan naman ay hindi na talaga nakakauwi pa dahil tila nasisiyan si Ricky sa kanyang paghihiganti. Dapat lang kayo maparusahan dahil mga sakim kayo at walang awa. Nasisiyan niyang bigkas sa tuwing makikita ang mga taong ginagawa niya na masama. Dumating ang hindi inaasahang pagkakataon. Tahimik na nagmumuni-muni ang lalaking bulag sa ilalim ng mayabong na puno. Hinahawi-hawi niya ang mga matigas at magulong buhok niya habang iunawasiwas ng marahan ng tungkod na hawak. Ibang-iba na talaga ang itsura niya kumpara noon. Ngayon kasi ay maituturing na talaga siyang isang nakakatakot at pinangingilagang mangkukulam sa kabundukan. Gula-gulanit na ang damit, marungis ang pagmumuka, tuyo at bitak-bitak ang labi, may itim at mahahaba ang kuko. Kung siya'y mamasdan ay tila tinakasan na siya ng bait. Tiningnan niya ang sariling refleksyon sa kaunting tubig na naipon sa kanyang harapan. Nalungkot siya at napangiti ng mapait. Kahit anong gawin kong bangis at pagtatakwil sa mga tao, kahit anong pagiganti ang gawin ko, bakit ganun? Bakit hindi maalis sa puso't isipan ko kung paano ako nagtiwala at nagmahal? Nakuyom niya ang kamao at dahil sa haba at talas ng kanyang kuko ay dumugo ng bahagya ang kanyang palad. Bakit hindi mali sa isip ko kung paano ako niloko at sinakta ng mga taong inaakala kong totoo sa akin? Pagkalaon ay bigla siyang napahiyaw. Dahilan naman para maglipara ng mga ibong nananahan sa ilalim ng puno kung saan siya naroroon. Hinding-hindi ko sila mapapatawad! Naantala ang paglalabas niya ng mga sama ng loob nang bigla siyang makadinig ng nabaling sanga na natapakan ng isang tao. Agad siyang lumingon sa gawing kanan kung saan nanggaling ang ingay. Ricky! Umuungol siya na parang tulad ng isang mabangis na hayop habang nakatutok ang tungkod sa taong tumatawag sa kanya. Ikaw ba yan, Ricky? Ulit ng garalgal na boses. Pamilyar naman sa lalaking bulag ang boses na yon. Ikaw nga, Ricky! Ikaw nga! Naluha si Aling Terya nang makita ang kalunos-lunos na wangis ng lalaking inalagaan niya mula pagkabata. Samantala, nanatili namang matigas at mabangis si Ricky. Iwinasiwas nito ang tungkod matapos maramdaman ang tangkang paglapit ng ginang. Ricky! Anak! Utang na loob! Makinig ka sa akin! Wala akong kinalaman sa mga nangyari! Paniwalaan mo ko! Pakiusap na matanda. Matagal na panahon kitang hinahanap. Nang sabihin niyo ng ginang ay natigilan si Ricky at pagkatapos ay kaagad niyang ibinaba ang tungkod. Hindi na rin niya namalaya na tumutulo na ang kanyang luha. Kaya naman lumapit si Aling Terya at niyakap ang dati niyang amo at pinagsaluhan nila ang lungkot sa pamamagitan ng pagpalaho ng iyak. Aling Terya, sabi mo sa akin, bakit ako niloko ni Lester at Sonia? Anong ginawa ko masama sa kanila? Wala akong hindi magandang ipinakita maliban sa pagmamahal. Umiling ang ginang. Hindi ko alam, Ricky.
Ang alam ko lang sa ngayon ay pinagdurusaan na ng kanilang anak ang mga ginawa nilang panluloko laban sa iyo at sa lahat. Natigilan si Ricky at pinawi ang mga luha sa mata. Ano pong ibig niyo sabihin? Kailangan ko ang tulong mo. Alam kong kalabisan ang hinihingi ko, pero ang anak nila ngayon ang naglulusa dahil sa mga ginawa nila. Alam mo namang hindi kasalanan ng bata ang lahat. Naranasan mo na ang ganitong bagay, kaya alam kong maiintindihan mo ang sinasabi ko, Ricky. Kaya pakiusap, tulungan mo ang anak nila ni Lester at ni Sonia. Hindi umumik si Ricky, pero inaasahan na ng ginang ang bagay na yon. Kaya tumangon na lang siya sa binata bilang pasasalamat na muli silang nagkita. Nang paalis na ang matandang babae upang bumalik sa mansyon, ay tinawag siya ng lalaking bulag para sabihing pumapayag siya na paggalingin ang anak ng mga taong nanloko sa kanya. Nagulat si Lester at Sonia matapos muling makita si Ricky. Hindi pa nga nila ito nakikilala nung una dahil sa mukha itong ermitanyong bulag. Anong ginagawa niya rito? Paggalit at nalilitong tanong ni Lester sa kanyang ina. Wala ka talagang alam sa mga bagay-bagay, Lester. Hindi mo alam na ang taong niloko mo at ang ginawa ng kasamaan ay ang taong makapagliligtas sa buhay ng anak ninyo. Wika ni Aling Teria. Hindi nyo alam kung anong kayang gawin ni Ricky dahil bulag kayo sa kasakiman. Hindi nakaimik ang mag-asawang Lester at Sonia, kaya marahang nagwika si Ricky. Aling Teria, dali na natin ang sanggol sa liim na silid. Utos ng lalaking bulag. Sinubukan pang umalma ni Sonia, pero pinigilan siya ni Ricky dahil nauunawaan na nito ang lahat-lahat ngayon. Ito pala ang lihim na matagal nang isinisikreto sa kanya ng kanyang ina noon. Nang marating nila ang nasabing lihim na silid, ay kaagad inilapag ni Aling Teria sa altarang sanggol na tila lantang gulay, at katulad ng ginagawa noon ni Ricky ay sinimulan na nga niya ang ritual kung saan nagbigkas siya ng mga salitang siya lang ang nakakaunawa. Pagkatapos ng ritual ay muli siyang nagsalita. O bantay kabundukan na siyang matagal nang nakikipagkasundo sa aming angkan, dinggin mo ang aking dalangin sa oras na ito. Aking inilalapit ang buhay ng kaawa-awang sanggol. Laman sa laman, dugo sa dugo, muli ang aking hiling ay pagbigyan at bigyang katuparan. Sa kanya muling tinawag si Aling Teria. Paliyabin mo na ang kawang naglalaman ng ugat, Aling Teria. Pinaliyab nga ng ginang ilalim ng kawa upang muling uminit ang mga ugat na naroon. Inaanyayaan kitang muli sa lugar na ito, bantay kabundukan. Malakas na sambit ni Ricky. Narito na ang presensya ng bantay kabundukan. Salamat sa pagdinig ng aming panawagan. Tunay ngang ikaw ay dapat pag-alayan. Wika pa niya na sinunda ng mga salitang siya lamang ang nakakaunawa. Namatay ang mga kandilang itim at nang sinindihan ulit ni Aling Teria ay pinigil siya ni Ricky, kaya agad tumalima ang matanda. Ipinahid ng lalaking bulag ang katas ng ugat at ang natira ay ipinainom niya sa sanggol. Bantay kabundukan, narito ang bagong binhi, ang panibagong laman na sa'yo'y aming handog. Hiningan mo't bigyang buhay muli upang sa'yo'y magbalik samba ang iyong mga pinagpala. Nanatili namang nakatingin at nakaabang sina Lester at Sonia sa mga mangyayari habang puno ng pangamba sa maaaring kahinatnan ng pinaggagawa ni Ricky sa kanilang anak. Ilang saglit pa nga ay pumalaw na ng iyak ang sanggol, dahilan para maalarma ang mag-asawa. Anong ginawa mo? Galit na naluluhang sabi ni Sonia. Huwag mong gantihan ang anak namin. Wala siyang kasalanan sa iyo. Oo, Ricky. Sa aming kagumanti, kami ang bawian mo. Huwag mong idamay dito ang aming anak. Pakiusap din ni Lester. Hindi umimik si Ricky. Sa halip ay sinabihan niya si Aling Teria na ibalik sa mag-asawa ang kanilang anak. Salamat, Ricky. Anas ni Aling Teria habang dinadala ang sanggol sa mag-asawa. Huwag kayo mag-alala dahil magaling na ang bata. Nakangiting bigkas ng lalaking bulag. Nang makita ng mag-asawa na ayos na nga ang lagay ng kanilang anak, ay wala sa sariling nagpasalamat sila kay Ricky. Salamat, Ricky.
Salamat. Sambit nina Lester at Sonia, kaya lang ay natigilan din sila nang muli itong umiyak ng malakas. Pero dahil sa kasalanang ginawa nyo, ay lilipat ang sumpa sa inyong magiging pamilya. Hiniling ko sa Bantay Kabundukan na ang buong salinlahin nyo ang makakatanggap ng panibagong sumpa. Kahit anong gawin nilang pagsisikap sa buhay ay hindi sila makakaon sa kahirapan dahil ang yamang natanggap na kanilang ninuno ay nakaw lang mula sa pinaghirapan ng iba. Matapos siyang sabihin yon ay nagpaalam na nga siya kay Aling Terya at nagmula noon ay hindi na siya nagpakita pa sa mansyon. Lumipas pa ang mga araw, buwan at taon. Nang mamatay si Aling Terya ay doon na nga nagsimula ang kalbaryo sa buhay ni Lester at Sonia. Nangyari nga ang sumpang binitiwan ni Ricky at nagpatuloy ito hanggang sa kasalukuyan. Wakas!